Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Sa Jeremiah 29:11, napakaganda po na ang iniisip ng Diyos sa iyo at sa akin ay nakaliligaya. Kapag nalaman mo ang iniisip ng Diyos, di po ba magiging kang panatag at magiging kang masaya at magiging kang maligaya? At ano po ang sabi ng verse 11? At ang sabi po dito, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Ang isipan po ng Diyos ay isa. Wala pong masamang iniisip ang Diyos sa sino man sa atin. Tama po ba? Pawang mabuti ang iniisip ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya ito ay dapat magbigay ng kapanatagan at iyong panindigan at paniwalaan ng katotohanan na nasa panig mo ang Diyos. Naniniwala ka bang nasa panig mo ang Diyos? Naniniwala ka bang kakampi mo ang Diyos? Naniniwala ka bang laging malapit sa iyo ang Diyos? O purihin ng Panginoon. So, sa Isaiah 55:8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." Verse 9, "For as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Kaya kung titingnan po natin sa verse 8, but my ways. Pero sa verse 9, ang sabi po sa verse 9, ano po, binaliktad ano po? At ang sabi po rito sa verse 9, anong sabi niya? "My ways higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts." Bakit po kaya yung sa verse 8 ay "my thoughts" at ang pangalawa ay "my ways"? At sa verse 9, "my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts." Kaya nga, pansinin po natin, yung isa, ang aking isipan ay hindi katulad ng inyong isipan. Tama po ba? At ang aking pamamaraan ay hindi katulad ng inyong pamamaraan. So napakaliwanag po. Sa verse 8 ay ipinakita ng Diyos na ang tao ay may kanyang isipan. At ang tao ay may kanya ring sariling pamamaraan. Tatanungin ko kayo, ilang kabiguan ang inyong naranasan? O wag nang yung total, ano, ilan yung kabigo ang naranasan mo sa nakaraang isang linggo? Wag nyo nang sagutin. So pansinin po natin,
nakalulungkot kapag ang nangyaring kabiguan sa atin ay sa dahilan na hindi muna natin sinangguni ang Diyos. Subalit kapag sinangguni natin ang Diyos at tayo nabigo, hindi po nakalulungkot. Sapagkat alam natin na ginawa lamang natin yung ipinagagawa ng Diyos at hindi naman talagang totoong nabigo tayo, ang katotohanan ay hindi pa lang sa takdang oras. Kaya ang kabiguan natin ay hindi talaga kabiguan sapagkat darating ang isang araw na mangyayari yung ating sinunod na ipinagawa sa atin ng Diyos. So sa pangalawa, ay tungkol naman sa kataasan ng kanyang isipan at kanyang pamamaraan. Kaya sabi niya, my ways are higher. My thoughts are higher. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa lupa, ang kita mo lamang ay sa iyong paligid na abot ng iyong mata at kayang hawakan ng ating kamay. Subalit ang Diyos ay nasa itaas. Amen? Kaya kita niya ang lahat dahil siya ay Diyos. At dahil siya ay nasa itaas, kaya sabi niya, my ways are higher than your ways. Nang ibig sabihin, kita ko yung iyong dadaanan sa kabila ng kantong iyong lilikuan. Kaya pag tayo sumangguni sa Diyos, sasabihin ng Diyos, huwag dyan ang iyong lakaran. Dumiretso ka. Bakit? Dahil kita ng Diyos ang lahat. Bagamat kahit na hindi siya tumingin, alam niya ang lahat ng nangyayari, sapagkat ikaw at ako ay nasa kamay niya. Ay, sandaling manalangin at hingin natin ang karunungan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, liwanagan mo nga ang bawat isa upang makita namin ang katotohanan at makapagtiwala kami ng lubos at makasandig sa matipunong bisig ng Ama sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So, cooperate with God's purpose and destiny. So, makisama ka sa layunin ng Diyos at sa itinakda niyang ating pupuntahan. So kailangan maunawaan natin ang layunin at ang destiny. Kaya kung titingnan natin ang purpose, ito yung reason, ito yung kadahilanan. Ito yung layunin at ang destiny is a location. Ito isang lugar. Ito ay isang katayuan sa hinaharap dahil ang tinutukoy dito ay ang hinaharap. Subalit tayo makararating sa itinakda ng Diyos na hinaharap kung alam natin ang layunin ng Diyos. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kapag ang panalangin mo ay kaya mong isipin, maliit yung iyong hinihiling. Hello? At kahit na pambihira yung ating hinihingi, at ito ay alam pa rin natin, ang gawin natin ay humingi tayo sa Diyos ng ating hihingin sa Kanya sapagkat ito higit na dakila kaysa ating kahilingan. Kaya nga ang payo ng Diyos at payo ko rin sa bawat isa, ang mga may pangarap lamang ang uunlad. Sabihin mo sa iyong katabi, iparinig mo ng malakas na tinig, ang may mga pangarap lamang ang uunlad. Hallelujah. So, dreamers. Dreamers never give up. Ang mga nangangarap ay kailanman ay hindi tumitigil, hindi sumusuko at hindi napapapigil. Glory to God. So,
Ang mga may pangarap ay nagtitiwala, nagtitiwala sa mga bagay na hindi niya nakikita. Amen. So ang pangarap po, hindi nakikita. Pangalawa, ang mga may pangarap ay sumasampalataya sa kanyang narinig na hindi narinig ng iba. Kaya magsasanay tayo na maranasan ang himala bawat segundo ng ating buhay. Pwede kayang mangyari yun? Pwedeng pwede. Kaya pag hindi natin itinuno ang ating buong buhay sa mga himala ng Diyos, hindi po tayo magiging matatag. Kaya kung titingnan po natin, ang suliranin, ang pagsubok, dinadala ka na mas higit na maalab sa paglapit sa Diyos. Pwede na lang kung lalapit ka sa Diyos. Huwag mong kakayanin ang kahit na maliit na problema, ilapit mo yan sa Diyos. Ang Greg Durante Ministries ay malugod po kayong inaanyayahan sa ating pagdiriwang ng 29th na taong anibersaryo sa darating na April 21, 2016 sa ganap na alas 6 ng gabi sa ballroom ng Crown Plaza, Ortigas, Pasig City. Tayo po ay magkakaroon ng sacrificial banquet dinner na may ticket price na 2,500 pesos. Ang inyo pong ambag at kontribusyon ay kapaki-pakinabang upang tayo'y manatili sa himpapawid at mapakinggan ang mabuting balita. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0922-820-9865, 0922-820-9865 o sa telepono bilang 723-8752, 723-8752. Huwag na huwag po ninyong ma-miss ang espesyal na event na ito para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. See you there! God bless! Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa BWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil laging tandaan mo, mula nung isilang ka at isilang ako, tayo ay pinasimula na ng Diyos na sanayin na mabuhay sa langit dito sa lupa pa lang. So we are on training. The moment that the first day of our births, that is the first day of our training. Diba, sabi ng Panginoon, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. At dahil nga tayo ay mangmang, kaya kailangan idaan tayo sa pagsubok, dahil sa pagsubok, doon tayo matuturuan. Kaya nga kung ikay may pangarap, laging tandaan mo, ang pangatlo, gagawin mo ang mga bagay na hindi gagawin ng iba. Hello? Kaya may mga pangarap ay gumagawa ng mga bagay na narinig niya sa Diyos na hindi narinig ng iba. Na hindi gagawin ng iba sapagkat hindi naman nila narinig mula sa Diyos. Kaya nga ang pangarap, una ay hindi mo kayang maintindihan. Kaya nangyayari sa atin, sanay tayo at ako ay sanay doon sa tinatawag na goal setting. Maganda po yan. Subalit, laging tandaan po natin, when we set our goals, when we make our strategies in order to achieve our goals, ang batayan natin lagi ay yung kaya nating isipin. Tama po ba? Ang laging batayan natin, yung kaya nating gawin.
At kapag kaya nating isipin, kaya nating gawin, wala rong supernatural. Ang himala po ay supernatural. Kaya kung titingnan mo, dinadala tayo sa mga imposibleng kalagayan para tayo sanayin ng Diyos na magtiwala sa mga imposible. Praise the Lord. Amen. Nais mo bang maranasan ang mga himala? Laging tandaan po natin ang tagumpay ay hindi aksidente. Success is not an accident. Success is the byproduct of series of right decisions. Ito po'y resulta ng mga tamang desisyon. At kung titingnan po natin, magigita yung isang buhay na Biblia kapag nagsanay tayong sundin ang salita ng Diyos. At paano ang ating gagawin? Nasanay tayo ay sa goal, strategizing. Kailangan po na tumanggap ka ng pangitain sapagkat people perish without vision. Napapahamak ang tao kapag walang pangitain. My people are destroyed for lack of knowledge or ignorance. Kaya nga makikita natin, maraming Kristiyanong ikot ng ikot at pagdating ng 10 taon na ron pa rin siya sa dati niyang kalagayan, hindi siya makausad. For the absence of vision and for lack of knowledge about the vision, dreamers know where he is going. Ang isa pong may pangarap, alam niya kung saan siya papunta. Kaya nga ating unawain mabuti, sabihin mo, nasa OJT tayo hanggang matapos ang ating buhay sa ibabaw ng lupa. This is an on-the-job training. Kaya kailangan dito pa lang sa langit, ikay matuto ng maligaya. Dito sa lupa, matuto ka ng maligaya sapagkat sa langit ay hindi ka na mag-aaral doon sapagkat sanay ka na dito pa lang sa lupa. Amen po ba? Sa langit, walang arthritis. Amen? Kaya kung maligaya ka rito, magiging parang langit ang iyong buhay dito at ang arthritis ay alis. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po'y napakabuti at ako'y nagsasalita, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kaya ang isipan ng Diyos, ang pamamaraan ng Diyos, ang isipan ng Diyos ay hindi katulad ng isipan ng sino man sa atin at ng sino mang tao. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi ang pamamaraan ng tao. Kaya nga, napakahalaga po, there are 3 persons that will help you achieve a miracle every single second of your day. Meron pong 3 katauhan na gamit para makaranas ka ng himala. Praise the Lord. Isa-isahin ko po ang naranasan kong himala at aking isinulat. Ito yung aking experience of the miraculous. Nung ako ay sakay ng jeep at ganun din nung ako ay sakay ng bus, gabi nung sakay ako sa bus at araw nung sakay ako sa jeep. Dahil nga ako ay mahilig na may binabasa, may dala akong mga maliliit na babasahin. At dun sa jeep araw po yun. At hindi ko namamalayan, ako pala'y sinisiksik nung mama at pilit na dinudunggol yung aking bulsa. At hindi ko naman alam dahil ako ay nagbabasa at nakaugnay ang aking isip doon sa aking binabasa. Pagtingin kong ganun, tumalon sa jeep yung lalaki. Eh wala naman akong ginawa. At nakita ko yung wallet ko malalaglag na, eh di man durukot. Galit na galit, tumalon sa jeep. Buti't hindi nabuwal. So yun po ay himala.
Ngayong gabi, ituturo ko sa inyo kung paano bawat segundo ng bawat araw mo makakaranas ka ng himala. At kailangang makaranas ka ng himala at paano mo mararanasan ng himala, dahil pag lagi kang nakakaranas ng himala, mahirap kang paihiwalay sa Diyos. Ang maligamgam ay yung walang karanasan sa himala, dahil ang kanilang hinahanap agad na himala ay bigyan siya ng bahay at lupa mula sa langit. Wala pong ganon. Hello? Ikaw po ang magbubuo nun, hindi ang Diyos. Kaya nga, ang galing ako nun sa isang Bible study sa Bulacan at gabing-gabi na, at ako ay nakatayo, at ako'y nakapikit habang nakahawak ako dun sa hawakan ng bus. At dahil nagbubulay ako, lumingon ako at ang sabi ko, anong ginagawa mo sa likuran ko? Manduro ko tuli. So, siya po ay nahintakutan. Eh wala naman akong sinasabi, hindi ko siya pinagalitan, pero takot na takot siya. Eh laging tandaan mo, you are chosen. And no one can harm you because you are chosen and you are anointed. Galing kaming mag-asawa sa isang gawain sa Bataan. Yun ay sa Bagak, Bataan. Dahil nga po, kung saan kami maimbitahan, kasama ko, panganay pa lang ang anak namin, si Pastor Dexter. So, sama-sama kami tatlo. At kami ay gabi na nung makauwi, last trip. At doon sa may bandang Kaloocan, liliko na yung bus. Ito po yung pamumuhay sa himala. Walang kapaguran kapag ang ginagawa mo ay maligaya ka. Ang napapagod yung ang tao ay napapagod pag napipilitan lang siyang gawin yung kanyang ginagawa. Tingnan mo ang mukha nung iyong katabi, pagpagod ang mukha niya, napipilitan lang yan. Amen. Dahil ang katwiran ng marami, kailangang mabuhay eh. Hindi po ganun ang buhay. Kailangang maligaya ka para madaling gawin ang mahirap gawin. Amen. O, purihin ang Panginoon. So ngayon, ang sabi, ang pagdanas ng himala ay naririnig mo dapat ang tinig ng banal na Espiritu. At ang sabi ng tinig, isara mo ang bintana, isara mo. At dahil nga po ako'y masunurin, kailangan masunurin ka, dahil sa susunod, hindi ka na makakarinig pag hindi mo sinunod. Laging tandaan mo, you must believe that word from the Holy Spirit that nobody heard but you. Hello? That nobody saw but you. And no one will do it but you. Dahil ikaw ang nakarinig at ikaw ang nakakita. Yan po ang buhay ng himala. Nakikinig kang lagi. Amen? Hindi yung binabantayan ng himala. Ang himala, naririnig. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya yung mga sumunod sa Panginoon na nakasaksi ng himala, iniwan din ng Panginoon. Dahil yung kanila ay visual. Pero ang himala na galing sa iyong kalooban, mahirap kang tumalikod sa Panginoon. Dahil ang himala ay nangyayari 24 oras. Yung nagising ka lang sa umaga, nagising lang ako, himala na yon. Yun lang nagmamano ang iyong mga anak, himala na yon. Yung nananalangin kayong lahat bago kumain, himala na yon. Dahil hindi lahat ng tao ay nananalangin bago kumain. Kaya maraming himalang ginagawa ang Diyos sa atin. Yun lang makasave ka ng halaga ng gasolina ng 75 pesos sa tigay nagdiwang, yun po'y himala, at dapat kahit pisong iyong napakinabang ay magdiwang ka sapagkat hindi ka makakapulot ng piso. So, yan pong pagdanas ng himala ay pagsasanay na sa maliliit ay magpuri ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, unawain mong mabuti. Laging may himala ang Diyos. At ang isa pa, nung kami galing uli sa gawain, sa Nasugbu, Batangas, paliko. Normal ang takbo. At biglang may sumibad na sasakyan, natutumbukin ako.
Lumipat sa lane ko at kami mag-head-on collision. Pero sumigaw lang ako ng praise the Lord, hallelujah. At biglang nawala at lumipat na muli sa kabilang lane ang sasakyan. One time, kasama ko ang dalawang pastor, galing uli kami sa gawain. Laging galing sa gawain. At habang kami umaawit, habang kami naglalakbay, ito'y sa Enlex, biglang may umurong na isang malaking trailer, gasoline truck, tutumbukin kami. At ako ay nanigas ang buong katawan. Kitang-kita ko, sa harapan ko, papunta sa amin yung trailer ng gasolina. At bigla na lamang nadama ko, yung dalawang pastor na kasama ko, namutla din. Isip-isipin mo po, tanker ng gasolina, kung kami nasalpok, ano kaya ang mangyayari? Tapos, ang tatlong pastor. Alam nyo, may humawak sa binti ko at itinuon sa silinyador yung paa ko. At nakalampas kami at nagdiwang kami sapagkat panibagong karanasan sa isang pambihirang himala. Ang pagkakamali ni Satanas, lagi tayong hinahadlangan. Laging tandaan mo po ang layunin, the purpose of life, iisa po eh. Para tayo'y magdiwang sa Diyos at maglingkod sa Diyos. At laging salungatin ang paghadlang ni Satanas. Huwag mo sasabihin, ayaw ko na kayang dumalo dahil maraming katwiran ang Diablo. Pero pag ika'y nakadalo, may mangyayaring malaki sa iyong buhay. Amen. Kaya yung kaaway ng kaluluwa, this is a normal life. Hahadlangan at hahadlangan ka para hindi ka umunlad. Pero kung ikaw lamang ay mabubuhay sa pag-ibig ng Diyos at masunurin sa ipinagagawa ng Diyos, wala ka pong katatakutan. So the purpose of life is to worship God, to live for God, and to resist the devil at all times. At ang sumunod na himala na naranasan ko, ay nung papunta ako sa Bahrain for a speaking engagement, anniversary speaker ako sa Manama, Bahrain, na patutuo ko na itong paulit-ulit, nasunog yung isang right or left engine nung Cathay Pacific Airplane. E anong bumaba kami sa Bangkok, Thailand, kita ko sunog na sunog. Purihin ang Diyos dahil po sa napakabuti ng Diyos at ang kanyang katapatan ay walang katapusan. Tayo po ay magdaraos ng Dinner Buffet Fellowship ngayong April 21, alas 6 po ng gabi sa Sapphire Ballroom ng fourth floor sa Crown Plaza sa tabi po ng Galeria, kanto po ng Ortigas at ng EDSA. At ito pong pagtitipong ito ay pagpapasalamat sa Diyos at pagpapasalamat sa inyo dahil kayo tuloy-tuloy sa ating partnership at pagpapalawak ng pagdadala ng mensahe ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo, oras din para sa mga patutuo. So ito po ay 29th year anniversary celebration. At ito po ay magaganap, ulitin ko muli, April 21, 6 p.m. At ang halaga po ng ticket, 2,500 per ticket. At hinahangad ko po at pangarap ko at panalangin na magkasama-sama tayo para gunitain natin ang kabutihan ng Diyos for 29 years. At lahat tayo ay makaranas ng katuwaan at kaligayahan sa ating pagtitipong yaon. Tara na po, sapagkat ito ay gabi ng napakagandang pagtitipon para luwalhatiin, pagpalain, at parangalan ng Diyos sa gabing iyo. Makasama ka nawa sa pangalan ni Jesus. Amen! At pag-iisa ang makina ng eroplano, magkakras po yun. Pero muli, nakaranas ako ng himala. Kaya yung mga crisis, may himala doon. Huwag kang mananalangin alisin sa iyo ang crisis. Sabihin mo,
makapagtagumpay ako sa krisis dahil nandun ang mga pagkatuto sa malalaking himala. Amen? Yung iba, ang laging manalangin, Lord, huwag mo po akong paghirapin. Lord, huwag mo po akong pahirapan. Lord, huwag mo po akong subukin. Yung panalangin niyo galing sa impyerno. Hello? Sapagkat sa ibabaw ng lupa, walang exempted sa pagsubok. Kahit hindi mananampalataya, daraan sa pagsubok. Pero ang mga mananampalataya, idinaraan dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Ang mga hindi mananampalataya, nadadaig sapagkat wala silang kapangyarihan. Inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng talento, lahat ng regalo, nasa iyo. At ang maglalantad yan ay pagsubok. Kaya huwag mong iiwasan ang pagsubok. Sapagkat pagpatindi ng patindi ang pagsubok mo, ang ibig sabihin, isisilang na yung malaking himala at pagpapalang inilaan ng Diyos sa iyo. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga, nung sabihin ng Diyos, nung tumakbo kami, hindi ko alam, flat tire pala kami, nung dumating kami dito sa garahe, napamulaga yung ating guard sa baba. Tapos sabi niya, Bishop, hindi kayo tumaog. Sige, bakit? Eh, ayan ho. Ayan ho. Flat tire ka. Pag flat tire ka po, lalo na sa kaliwang unahang gulong, hindi mo mapipihit. Tataob ka. At ako'y naniniwala, iniangat ng anghel ng Diyos dahil kapag ikaw ay laging nakakaranas ng himala, ang mga anghel ay nakapaligid sa iyo. Alam kong iniangat ng Diyos yung gulong. Amen po ba? Dalawang ulit na ako ay na tumakbo na flat tire. Isang pagkakataon tumakbo akong walang clutch. Isang pagkakataon kami mag-asawa, magkasama, tumakbo kaming walang preno. Dahil may patnubay. Huwag mo itong gagawin pag hindi ka maalam sa Diyos. At pag hindi ka maalam sa Diyos, matatakot ka. Pero pag maalam ka sa Diyos, ang takot mo lang ay sa Diyos na siya'y suwayin. Hello? Pag ako'y may narinig kahit na ito ay hindi makatwiran sa sarili kong pag-iisip, basta tinig ng Diyos. Ngayon tatanungin mo, paano mo na-distinguish ang tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng kakapusan, sa pamamagitan ng mga krisis, sa pamamagitan ng mga suliranin. Sasabihin mo sa iyong katabi, mula nung isilang ka, ikaw ay on training para matuto ka na mamuhay sa langit dito sa ibabaw ng lupa. Amen. Kaya't huwag ka nang malumbay. Huwag ka nang malungkot. Kapatid ko, ang mga ibon, kanta na yan. Na lumilipad. Minamahal ng Diyos, ikaw pa kaya? Nalinikha, nakahawi, kalarawan at nasa wangis ng Diyos ang hindi iligtas? Glory! Glory! Oh, hallelujah! Kaya, paano akong uurong? Eh, nararanasan ko ang kamay ng Diyos araw-araw. Kaya dreamers never give up. So instead of goal setting, ang gawin mo ay vision keeping. Because when you receive the vision from the Lord, then the Holy Spirit will give you step by step kung paano mo maaabot ang katuparan ng pangitain. It's not man dictated, it's the Holy Spirit dictation. Alam nyo, walang pinakamagandang panahon sa buong kasaysayan ng daigdig kundi ang ating panahon. Ang bagong tipa na ginawa kang may kapangyarihan galing sa Diyos. At ano yung kapangyarihan yun? Alam mo ba na ikaw ay pare?
Lahat ng mananampalataya ay saserdote. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. We are ambassador of Christ. Nalalaman mo bang ikay ambassador? Kaya nga kung ating unawain ang Pangulo ng Amerika, kahit ang Pangulo ng Pilipinas, pero ang ating gamit ay Pangulo ng Amerika dahil sila ay malawak ang spy network. May FBI sila, may CIA sila, at meron silang National Security Agency. Kaya pag lumakad ang presidente ng Amerika, hindi niya kita yung mga taong yun. Pero siya ay pinoprotektahan, may helicopter, may eroplano, at merong mga ground forces, hindi kita yun ng Pangulo. Pero ang bawat agent na nagbabantay, lalo na yung Secret Service, sila ay may pinanumpaan na ang lahat ng balang papuputukin sa kanilang Pangulo, sa kanilang katawan muna, dapat tumama. Hello? Kung yung Pangulo ay may proteksyon, lalo na ang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya kung maunawaan mo lamang, walang makakalapit sa iyong masama, sapagkat ikay anak ng Diyos, ikaw ang representative ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Oh, purihin ng Panginoon. Mga anghel ay nakapaligid sa iyo. At kapag ikay nanghihina, ikay iaangat ng anghel. Eh ba'y naniniwala na may anghel sa paligid mo? Yes. Ikaw ba'y naniniwalang may mga anghel sa iyong bahay? Yes. Ikaw ba'y naniniwalang may mga anghel kung saan ka pumunta kapag ikay nag-iisa? Yes. May isang babae na galing sa prayer meeting at siya ay may edad na. At doon sa daraanan niya ay masukal dahil sila ay tagalalawigan. At gabi-gabi, siya'y dumaraan dun sa madilim na lugar, masukal na lugar. At isang gabi, kinausap siya ng dalawang pusakal na kriminal. At tinanong siya. At ang sabi niya, ang tanong sa kanya, ngayong gabi, hindi kami nakalapit sa iyo. Pero nung mga nakaraang gabi na gusto naming ikaw ay saktan at hold upin, hindi kami makalapit. Dahil ang lalaki ng mga taong nakapaligid sa iyo, pero ngayon wala kang kasamang mga malalaking mama. Nasaan yun? Sabi ng dalawa. At naalaala niya na nag-Bible study nga siya, pero nakalimutan niyang manalangin pagkagising sa umaga. Do not neglect your first love. Hello? Amen. Hindi ho pwede ang fast food prayer. Hello? Amen. Hindi ho pwede ang madali ang panalangin. Kailangan po ay tumigil ka ng kahit 15 minuto at makipag-ibigan ka sa Diyos. Amen. Kaya nga, nais kong inyong maunawaan sa Philippians 2:13, laging tandaan mo po, ang ating pangarap ay pangarap ng Diyos. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So ang pangarap po is the good pleasure of God. So, ikaw ay linagyan ng Diyos ng pangarap. And that is the good pleasure of God for you. Kaya't ikaw ay sasangkapan ng Diyos ng pagnanais na isagawa yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos. At nawa ito ay maunawaan mo. Una, when the supernatural power of God begins to flow through your life, the supernatural destiny He has for you cannot be far behind you.
So laging tandaan mo po, pag linagyan ka ng Diyos ng pangarap, ikaw ay binigyan ng Diyos ng supernatural na kapangyarihan, at yung supernatural na kaganap at katuparan ng iyong pangarap ay napakalapit na sa iyo. Ano po yung sandaling yun na parang wala ka ng ibig kundi katuparan ng pangarap, wala ka ng nais kundi ang magtagumpay? Ang Greg Durante Ministries ay malugod po kayong inaanyayahan sa ating pagdiriwang ng 29th na taong anibersaryo sa darating na April 21, 2016 sa ganap na alas 6 ng gabi sa ballroom ng Crown Plaza, Ortigas, Pasig City. Tayo po ay magkakaroon ng sacrificial banquet dinner na may ticket price na 2,500 pesos. Ang inyo pong ambag at kontribusyon ay kapaki-pakinabang upang tayo'y manatili sa himpapawid at mapakinggan ang mabuting balita. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0922-820-9865, 0922-820-9865 o sa telepono bilang 723-8752, 723-8752. Huwag na huwag po ninyong ma-miss ang espesyal na event na ito para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. See you there! God bless! Yun po yung kapangyarihan ng Diyos na ibinubunsod ka na huwag kang titigil, huwag kang papipigil, kundi ikay nagpapatuloy hanggang sa katuparan ng pangarap na inilagay ng Diyos sa iyo, sapagkat ang Biblia ay nagsabi, siyang nagsimula ng magandang gawain sa iyo, siya rin ang magtatapos nito. Jesus is the author and finisher of faith. Kaya hindi ka po matadaig, hindi ka po matatalo. Bakit? Dahil si Jesucristo na naglagay sa iyo ng pananalig ay si Jesucristo ang gagawa at dadalhin ka sa kaganapan ng iyong pananalig. Ang Diyos po ay napakabuti, sabihin mo sa iyong katabi. Kaya nga kung maririnig mo lamang araw-araw ang boses ng banal na Espiritu at iyong paniniwalaan yun at iyong isasagawa, kadalasan ang naririnig ng maraming taong boses ay boses ng kakapusan, kirot, marami pong tinig, kawalan. Kaya makikita mo ang maraming lampang Kristiyano dahil hindi nila ginagamit yung inilagay sa kanilang kapangyarihan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gamitin mo na. Amen? Nasa iyo ang kapangyarihan. Hindi ka madadaig, hindi ka matatalo. Iyo lamang gamitin yung kapangyarihan nasa iyo. Kaya nga kung titingnan po natin, cooperate with God's purpose and destiny. So kaninong layunin? Sa Diyos. Kaninong destiny? Sa Diyos. Ipakikita ko po sa inyo that the intention of God is to make sure that you will reach your destiny. Intention po yun. It is not the will of God. It is only the intention of God. And if you believe the intention of God, it will become His will for you. Tingnan po natin sa Ephesians 1:3. Ipakikita ko po sa inyo na ikaw ay mayaman. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, pagpalain natin, pasalamatan natin, papurihan natin ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang nagpala sa iyo at sa akin ng lahat ng espiritual na mga pagpapala na nasa mga kalangitang lugar kay Kristo. So, nasa iyo po yung lahat ng pagpapala. Pag sinabing spiritual blessings, hindi mo yun makikita at hindi mo yun mahahawakan. Bakit? Dahil napakalaki po pag spiritual blessings. Kaya yung dahan-dahang isisiwalat ng banal na Espiritu. Kaya ang tatlong persona na bubuo ng iyong himala, ang una, personal, ikaw. Kailan magsisimula ang iyong himala?
sa sandali na ikay may kailangan at ikaw ay nanalangin sa Diyos. That is the beginning of your miracle. Hello? Then, somebody will be prepared by God the moment that you prayed. Ihanda ng Diyos yung taong yun. Kaya nga, si Ruth ang gaganap ng kanyang himalay, si Boaz. Si Esther ang gaganap ng kanyang himala ay si Ahasuerus. Hindi ka pwedeng makaranas ng himala kapag hindi mo alam ang iyong pangangailangan at hindi mo idinalangin ang iyong pangangailangan. At ang pangatlo na gagawa ng himala ay ang patnubay ng banal na Espiritu, kaya kailangan ang banal na Espiritu ay iyong kaibigan. At para samahan ka ng banal na Espiritu, kailangan wala kang sama ng loob, wala kang hinanakit, wala kang tampo, huwag mong papayagan na ikaw ay magkaroon ng bitterness, kapaitan sa iyong puso. Alisin mo yan! By all means, remove it. Kung may sama ka ng loob, may galit o selos o inggit, alisin mo yan! Because the Holy Spirit will be grieved. At kailangan laging nagdidiwang ka sa Diyos. Dahil kung hindi ka sumasamba sa Diyos, ang sabi ng Diyos sa mga Israelita sa Deuteronomy, kaya hindi ko kayo mapagpala dahil hindi kayo maligaya sa inyong puso sa pagsamba sa akin. Who hinders our miracles? Us. Dahil hindi tayo maligaya sa Diyos. Nakukuha niyo po. At kadalasan ang maraming Kristiyano, sinisisi si Satanas, sinisisi si Pastor. Hello? Wala, hindi po kasapakat si Pastor para hadlangan ang inyong pagpapala. Sa sandali, nasisihin mo ang Pastor. Kaya papatayin ng Diyos ang buong lahing Israel dahil lagi sinisisi si Moses. Hello? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Yan ang dahilan, kaya napipigil ang iyong pagpapala. Kaya salat ka sa mga himala. Mas marami sa iyo hinala. Naku, si Pastor, ang ganda na naman ang suot. Si Pastor, ang gaganda na naman ang rilos. Laging tandaan mo, pag ikaw ay nanalangin, ang Diyos ay hihipo ng taong magbibigay sa iyo ng rilos. O di kaya ang Diyos ay hihipo ng negosyo na ikaw ay makakabenta ng malaki. Hello? So, three persons. Kaya nga kung unawain natin, ito naman ay sa parte ng Diyos. Lalagyan ka ng Diyos ng pangarap, lalagyan ka ng Diyos ng hangarin, hallelujah, at ang Espiritu, ikaw ay ibubunsod para manalangin, ibubunsod para hingin mo yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, at ang tao ay lilitaw na may dala ng 10 milyon, 100 milyon. Hello? Amen. So it's not the work of man. Amen. Because it is the vision na ibinigay ng Diyos at ang vision na ibinigay ng Diyos, si ang Diyos ang gagawa, hindi tayo. Kaya kung mararanasan mo ang himala, mangangarap ka na magkaroon ka sa sasakyan at pagdadala ka ng maraming tao. Kadalasan, hindi makaranas ng himala ang marami dahil sila'y nakatingin, wala silang pinag-aralang mataas. Wala siyang mamanahin sa kanyang mga magulang. Maliit lang ang sweldo ng asawa. Pero laging tandaan po natin, behind the scene, gumagawa ang Diyos at naghihintay na masalumo yung pangarap ng Diyos na matagal nang nasa sayo. Ipinaglilihi ka pa lang, alam na ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa iyo, because the plan is the plan of God. My ways are higher than your ways. My thoughts higher than your thoughts. Purihin ang Panginoon. Kaya nga kung ating kikilalanin ang katotohanan, tingnan natin sa Ephesians 1, sa verse 4, ano po ang sabi doon? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before Him in love. So what is the purpose? Bakit ka hinirang? Bakit ikaw ay anak ng Diyos? Bakit ako ay anak ng Diyos? Kailan tayo hinirang? Nung tayo ay hindi pa ipinaglilihi. Kayo ba'y naniniwala na doon sa iginuhit na plano ng Diyos kasama ka roon? Dahil sabi rito, sang-ayon sa pagkahirang niya sa iyo at sa akin bago palikhain ang daigdig. Wow! At ano ang layunin ng Diyos? Ang layunin ng Diyos ay magikang banal, walang kapintasan sa harapan niya. Nalukob ka ng pag-ibig. Kaya nga, unawain mong mabuti ang mga taong naniniwala sa katotohanan ito, ang mga taong may pangarap na ibinigay ng Diyos, sila ay ganito ang buhay. Ecclesiastes 3.10 o 9.10. At ang sabi ng Ecclesiastes 9.10, whatsoever your hand find to do, do it with thy might. For there is no work nor device nor knowledge, nor wisdom in the grave whether thou goest. Saan daw tayo papunta? Sa pansyon. Kaya habang tayo nabubuhay, gawin mo ng ubos, kaya gawin mo ng masipag at matyaga ang pinaggagawa sa atin ng Diyos. Dumalo ka ng dumalo ng revival, dumalo ka ng dumalo ng Bible study, prayer meeting, at Sunday worship. Darating na muli ang bagyo, mangyayaring muli ang lindol, pero hindi ka na matitigatig sapagkat ikay may kapangyarihang pagbawalan ng mga lindol, pagbawalan ng mga bagyo. Sapagkat ikaw ay matuwid at ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay tiringgin ng Diyos. Colossians 3.23, kaya sabihin mo, huwag kang tamad. Isigaw mo, huwag kang tamad! Kaya lagi kang walang pamasahe dahil tamad ka sa pananampalataya. Oras na ito ng ligligan. Dahil ito ang panahon na ang Diyos ay gagawa ng malalaking himala. Ulitin kong muli, pag kaya mong hingin, maliit na pagpapala yan. At kung sakali mang dakila yung hinihingi mo, mas dakila ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Three persons that will make up for a miracle. Sino ang una? Ikaw, dahil may pangangailangan ka. Sino ang ikalwa? Ang taong gagamitin ng Diyos para idalhin sa iyo yung iyong kailangan. Pangatlo, ang banal na espiritu na bubudyuin ka at ikaw itutulak at sasabihin, never give up. Keep up on the dream. Oh, live the EBN dream. In the name of Jesus, lagyan mo lahat ang 1,000,000 bahay ng dishes. That is a miracle. Amen. Because behind the scene, ang tumatrabaho ay ang banal na espiritu at ang gagawin mo lamang ay maging masipag. And whatsoever you do, do it heartily, buong puso. As to the Lord and not unto men. Kaya kung pangarap mo, gawin mo ito, Diyos ko, ito po'y iyo. At alang-alang sa iyo. Basta. Sabihin mo, ah, basta. Gagawin ko ito para sa iyo. Sabihin mo, para sa iyo. Para sa iyo at tanging para sa iyo lamang. Glory. I'm so happy for you. So ang layunin ng pagkahirang sa iyo at sa akin, para mabuhay tayong banal at walang kapintasan. Sa Romans 8:29, bago palikhain ng daigdig, may lugar ka na. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed. So what is our destination? To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So what is the purpose of God? The purpose of God is for us to believe. The purpose of God, He made us His adopted son through His Son for the praise of His glory. Para siya ay mapapurihan, para siya ay maparangalan, sapagkat makikita sa bawat isa sa atin na kahit na nagkakahirap-hirap ang buhay sa paligid, tayo pa rin ay masaya ang mukha at tayo pa rin ay maligayang maligaya. Sapagkat sa huling panahon, ang isang salop na bigas ay isang buwang sweldo ang halaga. Hello? Sa huling panahon.
Pero ang mga anak ng Diyos na nagsanay na magtiwala sa Diyos, mga ibon ang magpapakain sa kaniyang muli. Amen. Hinding-hindi kahahayaan ng Diyos na magdahop. Oh, glory to God. Hallelujah. Ikaw po'y tinawag. Ikaw po ay hinirang. At ikaw po ay inari ng Diyos na matuwid dahil sa iyong pananampalataya kay Jesucristo. Kaya pararangalan ka ng Diyos. Kaya pagpatuloy mo na ikay sumampalataya kay Jesucristo. So the destiny is not a matter of chance. So hindi po, baka sakali, hindi po. Sigurado po ito. It is a matter of choice. Not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved. Hello? Kaya kailangang hangarin mo na ikaw ay mabuhay sa kabanalan, walang kapintasan, at laging nagtitiwala sa mga salita ng Diyos. Kailangang ikaw ay nahuli ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. You need to be captivated by the Word. At kailangan po na maunawaan mo magsanay. At ano ang gagawin nating pagsasanay? At ang gagawin nating pagsasanay ay laging magtiwala at laging maniwala at laging sundin ang ipinagagawa ng Diyos. At kailangang magsanay ka na laging marinig mo ang boses ng banal na Espiritu para maganap at mangyari ang Romans 8:38 sa iyong buhay. Ano po ang sabi ron? For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come. There are activities surrounding us. Purihin ang Diyos dahil po sa napakabuti ng Diyos at ang kanyang katapatan ay walang katapusan. Tayo po ay magdaraos ng dinner buffet fellowship ngayong April 21, alas 6 po ng gabi sa Sapphire Ballroom ng fourth floor sa Crown Plaza sa tabi po ng galeriya, kanto po ng Ortigas at ng EDSA. At ito pong pagtitipong ito ay pagpapasalamat sa Diyos at pagpapasalamat sa inyo dahil kayo tuloy-tuloy sa ating partnership at pagpapalawak ng pagdadala ng mensahe ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, oras din para sa mga patutuo. So ito po ay 29th year anniversary celebration. At ito po ay magaganap, ulitin ko muli, April 21, 6 p.m. At ang halaga po ng ticket, 2,500 per ticket. At hinahangad ko po at pangarap ko at panalangin na magkasama-sama tayo para gunitain natin ang kabutihan ng Diyos for 29 years. At lahat tayo ay makaranas ng katuwaan at kaligayahan sa ating pagtitipong iyon. Tara na po, sapagkat ito ay gabi ng napakagandang pagtitipon para luwalhatiin, pagpalain at parangalan ng Diyos sa gabing iyon. Makasama ka nawa sa pangalan ni Jesus. Amen! Dito sa paligid pong ito, there are so many forces that are doing their activities. At makikita natin, kasakasama natin ang kamatayan araw at gabi. Hello? Kasakasama natin ang buhay araw at gabi. Kasakasama natin ang mga anghel araw at gabi. Nasa paligid natin ang pwersa ng kadiliman araw at gabi. Hello? At yung mga bagay sa kasalukuyan at mga bagay na darating, ito ay nagbabantay sa iyo at sa akin. Pero laging tandaan mo, life, our purpose of life, is to always believe Jesus, to always worship Jesus, to always serve Jesus, and by all means resist Satan. Do not enter into conversation. Pag sinasabi ng diablo, huwag ka nang dumalo. Sabihin mo, alis dyan! Sa pangalan ni Jesus.
any single word na ibinubulong sa iyo ni Satanas, si Satanas ay bumubulong. Huwag ka nang dumalo. Uulan mamaya. Diba ang sabi ng pag-asa? Sabihin mo, iba ang pag-asa ko. Hello? Iba ang pag-asa ko. Dahil pag ikaw ay naniwala sa sinasabi ng tao, ang maiisip mo agad ay taong naputulan liig dahil sa yero. So ano ang mapapapunta sa iyo? Takot. Mga nabuwal na bahay. Lindol na 35,000 ang mamamatay. Pero nais ko pong ipaunawa, pag may 10 matuwid, hindi itutuloy ng Diyos yung paglindol na yon. Amen po ba? Pag may 10 matuwid, pipigilan niya ang kanyang nakatakdang puot. Bukas isisiwalat ko sa inyo yung pangitain. At sa Biyernes at Sabado, grabe pong salitang isiniwalat ng Diyos sa akin ang ilalatag ko sa inyo. At nasa sa inyo na po kung ibig mo talaga na makaranas araw at gabi ng himala. At ang sabi po ng verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nasaan daw po ang pag-ibig ng Ama? Na kay Jesu Cristo. At ano ang sabi ng verse 37? Ano po ang sabi? Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. So paano tayo magtatagumpay? Paano tayo mananakop? Sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesu Cristo. At ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay pag-ibig ng Ama. At ang katotohanan, greater is He that is in you than He that is in the world. At ang katotohanan, the blood of Jesus and the word of your testimony will destroy Satan. Revelation 12:11. And nais ko pong ipaunawa, takot sa iyo ang buong impyerno. And they overcame Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. What is the word of your testimony? Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga pagliligtas na naranasan ko, yung mga himalang naranasan ko at nasusundan ng maraming himala araw-araw. Kaya alalahanin mo yung mga himalang ginawa sa iyo ng Diyos at makikita mo marami pang himala ang darating sa iyo. Huwag mong titingnan ang pangkaraniwang himala, ang tingnan mo'y supernatural na himala, sapagkat ang supernatural na himala hindi mo kayang mahawakan, hindi mo kayang maunawaan, hindi mo kayang maisipan. Sapagkat ang sabi ng Ephesians 3:20, beyond imagination. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So what is that supernatural blessing? Yung hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang iimahinasyon, hindi mo kayang mahawakan, hindi mo kayang makita. Those are supernatural things because faith is to be sure of what you hope for. Faith is to be certain of what you cannot see. Ang ibibigay ng Diyos ay yung mga bagay na hindi natin kayang hingin dahil ang bahay kaya mong hingin. Pero ang bahay na hihingin mo ay yung sang-ayon sa mga nakikita mo sa paligid. Pero ang bahay na ibibigay sa iyo ng Diyos, yung hindi mo na ilagay sa iyong imahinasyon. Ang sasakyang ibibigay sa iyo ay yung hindi mo pa alam kung ano yung uri. Sapagkat kailangan laging pananampalataya, kailangan laging pananalig ang iyong gagamitin, sapagkat laging tandaan mo, ang Diyos ay kasama ng mga may pananalig. Ang Diyos ay laging malapit sa mga taong may pananalig. Kaya gamitin mo ang pananalig because this is the way to victory. Amen po ba? Kaya sa 1 John 5:4, ano po ang sabi ron at dito tayo magtatapos? For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faiths. Ang anuman na isinilang ng Diyos. Una, tayo'y anak ng Diyos dahil kay Jesu Kristo. Pangalawa, yung mga pangarap ay
mula sa Diyos. So yung pangarap ay isinilang ng Diyos sa ating puso. Amen po ba? At para mangyari at maganap yung pangarap na inilagay sa iyo ng Diyos, ano ang gagamitin mo to? What is the best way to achieve your dream or the dream that God has placed in you? Faith. Amen? At magkakaisa tayo, magkakaugnayan tayo, magkakasundo tayo. At ito ang sasabihin ko sa inyo, magsimula ka ng mahalin mo ang kapatid kay Kristo. Magsimula ka ng mahalin mo ang mga kamag-anak mo. Sapagkat nawiwilit natutuwa ang Diyos kapag nakita tayong laging umiibig. At pagdating ng katuparan ng pangarap mo, hindi ka mawawalay sa Diyos sapagkat ang buhay mo'y buhay na laging nagmamahal. Tayo po ay manalangin o Diyos na dakila amang makapangyarihan. Ikaw po ay dakila, ikaw po ay napakabuti. At maparangalan, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. God is able. God is able. God is able. Ngayong gabi, tatalikdan mo ng umasa ka sa iyong kakayahan. There will be a decision for all of us not to trust our own limited natural resources. And we shall draw from God's unlimited resources. Yun pong divine sufficiency, ang ibig sabihin, walang mga salapi na masasayang. Walang maliligwak. Sa Luke 22 verse 36, o simulan natin sa 35. Luke 22:35, may ipakikita po ako sa inyo. And he said unto them, when I sent you without purse and scrip and shoes, lack you anything? And they said, nothing. So ito po yung unang pagpapadala sa 72 na ang utos ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng anumang wallet o anumang bag na sisidlan ng pera. At huwag din kayong magdadala ng tungkod o sapatos. At ang sabi ron, kayo ba ay nagkulang ng anumang bagay? Ano ang sagot nila? Hindi po kami nagkulang. So ngayon, magtatapos ang kakapusan ng bawat isa't kakulangan. Dahil doon sa bag. Sabi rito sa verse 36, then said he unto them, but now he that hath a farce, let him take it, and likewise his scrip. And he that hath no sword, let him sell his garment and buy one. So ating pansinin po, yun pong sword ay hindi po yung tabak na espada, kundi salita po ng Diyos. Gagawin po natin, i-spiritualize po natin ito. Kaya yung inyong bag, so sinusunod lang po natin ng Panginoon dahil tayo ay dumaan ng maraming taon ng kakapusan. Can you identify with this? Shout amen. Amen. So totoo tayo. Ano? May mga pagkakataon na tayo'y kapos, may mga pagkakataon na tayo ay hirap na makadalo upang sumamba dahil sa dami pagminsan ng ating bayarin. Pero ngayong gabi, magtatapos tayo sa kakapusan. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, ngayong gabi, amen, magtatapos ako sa kakapusan. Ngayong gabi, lilipat ako sa masaganang pagpapala. Bakit ka payayamanin ng Diyos? Alam mo ba kung bakit? Kailangan alam mo kung bakit ka payayamanin ng Diyos. Dahil pag hindi mo alam ang dahilat, layunin ng kayamanan, hindi ka bibigyan ng Diyos. Kung gusto mong maging mayaman para makabili ng bahay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa second floor
Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pamumuno ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pamumuno ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pamumuno ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fair Lane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pamumuno ni Pastora Susan Poras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawi naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pamumuno ni Pastor Rodel Pantalyon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pamumuno ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawi naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pamumuno ni Sister Jennifer Gonzalez. Sa Nueva Ecija, sa pamumuno ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pamumuno ni Pastor Ruperto Rilio, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rilio sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pamumuno ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Coraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating idiklara na si Jesus ay Diyos at siya ay nagahari sa lahat ng may pananalig. Purihin ang Diyos dahil po sa napakabuti ng Diyos at ang kanyang katapatan ay walang katapusan. Tayo po ay magdaraos ng Dinner Buffet Fellowship ngayong April 21, alas 6 po ng gabi sa Sapphire Ballroom ng 4th floor sa Crown Plaza sa tabi po ng galeriya, kanto po ng Ortigas at ng EDSA. At ito pong pagtitipong ito ay pagpapasalamat sa Diyos at pagpapasalamat sa inyo dahil kayo tuloy-tuloy sa ating partnership at pagpapalawak ng pagdadala ng mensahe ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, oras din para sa mga patutuo. So ito po ay 29th year anniversary celebration. At ito po ay magaganap, ulitin ko muli, April 21, 6 p.m. At ang halaga po ng ticket, 2,500 per ticket. At hinahangad ko po at pangarap ko at panalangin na magkasama-sama tayo para gunitain natin ang kabutihan ng Diyos for 29 years. At lahat tayo ay makaranas ng katuwaan at kaligayahan sa ating pagtitipong yaon. Tara na po, sapagkat ito ay gabi ng napakagandang pagtitipon para luwalhatiin, pagpalain at parangalan ng Diyos sa gabing iyon. Makasama ka nawa sa pangalan ni Jesus. Amen! Pero kapag natutunan mo ang pinakang esensya, yung pinakang punong dahilan kung bakit ka payayamanin ng Diyos, yung bahay po kung saan darating yun. Yung sasakyan po kung saan darating po yun. Dahil napakaliwanag ng Biblia, unahin mo muna at pagsumakita na mapagharian ng Diyos at ng kanyang katwiran at idaragdag ang mga bahay, idaragdag ang mga sasakyan, idadagdag. Pero may gagawin kang una.
So ano ang layunin? Bakit ka payayamanin ng Diyos? Tingnan po natin sandali sa Proverbs 10:22. Mag-aaral po tayo ng kaunti tungkol sa how to respect money. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So ngayong gabi, tatanggapin mo ang the blessing of the Lord. So it maketh rich, and He added no sorrow with it. Ngayon, ang isang layunin ng Diyos, kaya tayo ay bibigyan niya ng kayamanan, tingnan natin sa 13:22 ng Proverbs. Ilipat lang tayo ng tatlong kabanata. A good man leaveth an inheritance to his children's children. Hinto po muna tayo dyan. So, kailangan ikay mabuting tao. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan ikay mabuting tao. At ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa anak ng kanyang mga anak. So ano yung pamana? Hindi po pera. Your goodness. Your right character. Yun ang pamana natin sa ating apo. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Because the true blessing is humility. The true blessing is meekness. The true blessing is purity. So, ito yung ating magiging pamana. And the wealth of the sinner is laid up for the just. So, ngayon, ano po ang ibig sabihin? Kailan magaganap yung transfer of wealth? Kapag ang iyong buong sambahayan ay sumunod sa nakikitang kabutihan mo. Hello? Hindi na masasayang ang kayamanan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Bakit? Dahil lahat tayo sa buong sambahayan ay naglilingkod. Ngayon, huwag mong ikalungkot kung ikaw palang naglilingkod. Darating yun. Amen? Ang ating pinag-uusapan muna yung ngayon, hindi yung sa hinaharap. Darating na buong sambahayan may maglilingkod sa Diyos. Hindi naman kapag daka ay pag-uwi mo, kailangan, sabi ni Pastor, kailangan daw maglingkod kayo dahil pag hindi, hindi tayo pagpapalain. Hindi po yun ang aralin. Ang aralin, paniwalaan mo muna at kusang dadaloy sa iyong buong pamilya ang paglilingkod. Amen? Amen. Hindi mo sila pipilitin. At ang layunin kung bakit ka payayamanin, Deuteronomy 8:18, ito ang dahilan. Ito ang punong dahilan. But thou shalt remember the Lord thy God. So ano ang unang ating gagawin? Laging laman ang isip natin ng Diyos. Hello? Kaya kailangan sa isipan mo, araw-araw, Diyos ang iyong naiisip. Sa pagpapala, Diyos ang iyong naiisip. Sa problema, Diyos ang iyong naiisip. Kapag ikaw ay inaapi, Diyos ang iyong naiisip. Kapag ginagawan ka ng pag-alimura, Diyos ang laman ng iyong isipan, hindi paghihiganti. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth the power to get wealth. Yun pong word na power ay the same word as ability. For God is the one that giveth you power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Bakit ka bibigyan ng kakayahang magkaroon ng kayamanan? To establish. Para pagtibayin ng Diyos na hindi siya sisira sa pangako niya kay Abraham. Kay Hesukristo, ikaw at ako'y ina po ni Abraham. Amen? Amen. Sa Galatians 3:9, so, ano ang punong dahilan kung bakit ikaw ay bibigyan ng kakayahan na maging mayaman? So, then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Ano po ang ibig sabihin? Silang naniniwala, silang sumasampalataya, silang nagtitiwala, ay pinagpala katulad ng tapat na si Abraham. So, ito po ang punong dahilan, pagtitibay ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, at ito'y mararanasan ng bawat isa sa atin. Ngayon, tayo ay dadalangin ngayon. Tumayo kayo. Ang sabi po ng Ephesians
yung kapangyarihan ay nasa iyong matagal na. The power that is at work in you. Nasa iyo na yung kapangyarihan. Nung isilang ang bawat isa sa atin, tayo po ay linagyanan ng Diyos ng talento. Linagyan na tayo ng Diyos ng regalo at linagyan na tayo ng Diyos ng lahat ng kakayahan. At kailangan lamang itong ating gamitin. Kaya ngayong gabi, pumikit ka sandali. At tayo ay sabay-sabay na manalangin. Sabihin mo, Ama, salamat at lantad na ang katotohanan na kami ay iyong mga saserdote, na kami ay tatayo sa pagitan mo at ng makasalanan. At kami sa pagsunod namin ay pagpapalain mo ng kakayahan na kami ay tumanggap ng yaman sangayon sa talento, sa katalinuhan, sa kakayahan na isinilid mo na sa amin mula pa nung kami isilang. Kaya tulungan mo kami na magkaroon ng husay para ito ay aming matuklasan at magamit. Alang-alang sa katuparan ng pangako mo kay Abraham, sa makapangyariang pangalan ni Hesukristo, ako'y nangangako na ang lahat ng kayamanan ay gagamitin ko para sa kalwalhatian mo, at ako'y magiging matulungin at mabait sa lahat ng tao. Kaya naririto ako, inaangkin ko ang iyong pangako na ako ay todo-todo na bibigyan mo ng kayamanan mula ngayon hanggang sa apat na saling lahi ko. Sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, kaloob at donasyon sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang Greg Durante Ministries ay malugod po kayong inaanyayahan sa ating pagdiriwang ng 29th na taong anibersaryo sa darating na April 21, 2016 sa ganap na alas 6 ng gabi sa ballroom ng Crown Plaza, Ortigas, Pasig City. Tayo po ay magkakaroon ng sacrificial banquet dinner na may ticket price na 2,500 pesos. Ang inyo pong ambag at kontribusyon ay kapaki-pakinabang upang tayo'y manatili sa himpapawid at mapakinggan ang mabuting balita. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0922-820-9865, 0922-820-9865 o sa telepono bilang 723-8752, 723-8752. Huwag na huwag po ninyong ma-miss ang espesyal na event na ito para sa kadakilaan at kalwalatian ng ating Panginoon. See you there! God bless!